sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, yung punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Umpisa pa lang. Happy birthday, and the stubborn tonight. Happy birthday. Thank you. Yee-hee! Laba tayo dyan. Laba tayo dyan. Ayun. Nagsalita na. Nagsalita na po si Pangulong Bongbong Marcos at nagpahiwatig ito ng pagtutol sa People's Initiative bilang pamamaraan sa pag-amyenda sa konstitusyon. Sa pakikipagpulong ni Pangulong BBM kay Senate President Mig Subiri na tumagal ng 2 oras, inatasan ito ang Senado na pangunahan ang pag-aaral na maribisa ang economic provisions ng saligang batas. Ayon kay Subiri, itinuturing ng Pangulo ang People's Initiative na masyadong divisive. At bukas naman ang Senado na reviewin ang economic provisions ng saligang batas. At upang magkaroon o maiwasang magkaroon ng constitutional crisis, naghain po si Subiri ng isang pinag-isang resolusyon ng Senado at Kamara para amyendahan ang ilang provisyon sa saligang batas at para maging malinaw na walang ibang babaguhin maliban sa mga economic in nature. Isyu ng bayan, katotohanan, dos! Yan talaga to. Lameg. Ano, lameg? Lameg. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Wala pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! At dumating na. At sumapit na. Sumapit na. Ang petsa 16 sa buwan ng Enero, ang pinakahihintay-hintay ng lahat. Para ko ano yun. Happy birthday, kumbachero. Maraming salamat, kumbachero. Ano bang wish mo para sa amin? Isa-isahin ko sa... Unahin mo si Sherwin. Si Sherwin Alvaro, ano ba ang wish mo? Ang wish ko kay Sherwin? Sherwin, sana ay dalas-dalasan niya ang pagdalaw dito. Ating studio. At dapat maaga. Dapat maaga. Parang nadali siya dun sa kahapon. Kahapon. Pero ngayon, maaga. Ngayon, andyan, maaga. Tinamaan eh. Tinamaan. kay mother. Kay mother. Ang wish ko naman kay mother. Gusto mo na bang
ituloy niya ang mga nag-aalok sa kanya na maging surrogate mother? Eh, yun nga eh. Ang dami na ngayong nagtatanong kung si mother ay pwedeng maging surrogate mother. Eh, nawa ay lalong maging maligaya si mother. Mm-mm. At tatuluyan na naming magawa kasama ang DZR8 sa drama team. Mm-mm. Ang ikalawang edisyon ng Dulang Si Mother! Si Mother! Para yung tawa niya ay masulit naman. At mabuhay ang tawa ni Eng-Eng. Tawa ni Eng-Eng. Ayan, sa mga nabuhay sa panahon na ng radyo. Ayan, sigurado alam na alam ninyo yan. Si Zimatar at si Eng-Eng. Ayan, yan ang kumbaga parang batang Quiapo nung araw. Sherwin, maniwala ka. Norman, maniwala ka. Uh-huh. Ang Zimatar nung araw sa DZRH, ang parang batang Quiapo ngayon. Isipin mo, Sherwin. Uh-huh. Yung tanghali yan eh. Tanghali, oo. Pagkagaling mo sa eskwela, nagmamadali ka umuwi. Oo. Uh-huh. Para pag kumain ka na, aapuray mo kumain. Aapurayin mo. Tapos iintayin mo talaga yung Zimatar. Oo, tama. Iintayin mo Zimatar para... Uh-huh. Para huwag kang parang batang Quiapo nga para huwag kang parang wala replay parang tutok na tutok ka at walang parte na mamimiss mo. Ganon dati yan ng Sherwin. Maniwala ka. Ang totoo ng kumbachero, mas matindi iba-iba pa yung imahinasyon ninyo eh. Oo, talaga. Pipikit ka pa nga eh. Iisipin mo. Ganon kagaling ang mga drama talents ng DZRH. Talagang gumagawa na igagawa sa pamagitan ng pag sa sadula mm-hmm. nakapagsasalarawan ka mm-hmm. sa isip mo ng totoong pangyayari mm-hmm. base sa napapakinggan mo. Ganon talaga. Nung araw kaya ako nga noon papasok sa Masinloc, nasa Masinloc Sambales kami nung araw. Mm-hmm. Panghapon ang pasok ko noon na kumbachero grade 3 nung grade 3 ako, hindi ako umaalis ng bahay hanggat hindi tapos Zimatar. But hindi ka nalilate. maglalakad pa ako ng mga halos 2 kilometro yun. Nalalaka rin. May shortcut naman. Pero tinatapos ko muna yun. Tapos ano yung sumusunod? Yung Tagani. Matinding drama yun. Yun yung may sumisigaw na, oh peste! Oh peste! Diba? Kawisado pa. Tandang-tanda pa eh. Ayan, diba? Diba? Mga diba? Nakikinig sa atin ngayon. Alam niyo yun. Tapos, si nanay, habang naglalaba, didiretso na eh. Yung kapag langit ang humaton. Salvador M. Royales. Ayun, tinan mo. Mga drama talent. Kaya mahal na mahal namin dito. Mga kababayan, ang mga drama talent ng DZRH. Kaya tuwing mag New Year yung mga yan, Naalala nila kami. At naaalala din naman natin sila. Sila naman ilagi natin. Pagka nag-extra, Bobby Cruz, ayan. Phil Cruz, ayan, Eloisa Cruz, Canlas. Puro Cruz. Matimtiman Cruz. At Cruz na ligas. Ayan. Binabati natin ang mga, dapat hindi nga pala may ano yan ha, may mga nasa YouTube na ngayon inilalabas yung mga meron pa nga sa TikTok eh. Oo, dapat ipinaparinig yung ilang mga parte ng drama ng DZRH. Ayan. Thank you. Marami pong salamat. Salamat sa mga sumusubaybay at nagtataguyod sa DZRH. Kaya naman tayo inananatiling number 1. Number 1 naman. Thank you. Salamat po sa inyo. Teka muna, tuloy ba ang transport strike ngayon? Hindi muna, kasi 16 ngayon. Dahil birthday mo, tinan mo naman kumbachero. Tinan mo naman ang pa-birthday. Hindi ko alam. Ang pa-birthday sa'yo. Ang pa-birthday sa'yo ng mga public utility drivers and operators. Mm-mm. Nilinaw po na rally lang, hindi daw sila strike ngayon. Ayan. Salamat po. Pero merong, simula na. Nagsimula na ngayon yung oil price hike. Na pangalawang beses sa taong ito. Pero pagka nagkwento yung
yung mga industry players, kumbachero, ha? Nakakatakot. Mm-hmm. Oo, kasi yung daw galawan ngayon sa world market, pa $3 ang galaw. Dahil sa mga pangyayari sa iba't ibang bansa. May kinalaman din din dun sa pag-atake ng US and UK diyan sa mga Houthi rebels. Maari daw maka-apekto yan. Kaya medyo hinay-hinay lang muna. Huwag masyadong magastos sa gusalina. Gamitin natin ang ating mga mass transport. Sana'y gumagana ng maayos. Maganda naman ang ating daw. LRT, malamig, MRT. Malamig. Yung MRT 7 ba kumbachero? Itong nasa Commonwealth kailan? Naiinip na nga ako diyan eh. Nakakainip talaga. Naiinip na ako diyan eh. Yun yung bagon nila doon eh, nung nasa tapat ng yung nakaparada sa taas. Oo. Hindi kaya ako masira na to. Baka kalawangin na. Baka kalawangin, nakapirmi lang. Dapat nilalakad-lakad nila yan eh. Oo. Para bang nahila-hila ka maliit na aso. Oo nga eh. Oo. 2025 daw. Matagal pa pala. Naghihintay kasi pa tayo ng mga isang taon. Yung bandang kanayan, yung paglampas ng Fairview, lapa eh. Mabigat na labang pa. Baka naman pwedeng may mga paganahin na dyan na yung mga kahit ilang istasyon lang muna. Di baka ba? Pwedeng ipa-birthday nyo na sa amin yun. Ninong. Ngayon, Ninong RSA. Nakabe-birthday lang din. Nakabe-birthday nyo lang din nung linggo. Si Boss RSA. Ayan. 63% sabi, Sherwin? Malayo pa. 63% ngayon. Mm-hmm. Ngayon yan o sa 2025 pa? Ngayon. Malayo pa nga, kumbachero. Maghihintay tayo, magtitiis pa tayo ng mahaba-haba. Nabitin tayo dyan, kumbachero. Napakaraming tao na dyan eh. Na ang madalas na traffic ngayon, ito ha, Quezon City Mayor Joy Belmonte, ang madalas na traffic ngayon, Quezon Avenue, Circle at saka yan, Commonwealth. Totoo, sobra. Pag andito ka sa, kami o dito po, nandito sa Pasay, Manila area, pagpupunta na ng QC, yung normal na sitwasyon, umaandar eh. Medyo mas mabilis-bilis. Diyan lagi, madalas, nagkakaroon ng problema. Gawa nung naiipon. Naiipon dun eh. Kompo, yung pong MRT na to, matagal na sanang tapos yan. Mm-mm. Kaya lang, ang problema, right of way. Yun na naman. Ang mga kumbachero ng Bayan Katunying at Kajeri Dos Mordos. Uy, totoo ba ito? Totoo ba itong kinukwento ng bubwit? Mm. Isang bubwit. Bubwit. Sumideline na naman. Sumideline na naman ang bubwit ni Lakay Deyo. Lakay Deyo. Mukhang increasean to. Increasean. Panayan sideline na sa 2x2 ng bubwit mo. Nagkabulyawan daw dyan sa Malacanang. Huh? At muntik nang umabot pa sa magpang-abot. Hindi yan. Sa pagitan na Speaker Martin Romualdez at Senate President Mig Zubiri. Ay, totoo ba? Oo, mukhang nagkabulyawan daw at nagkaturoan, nagkaparonggitan. Tungkol medyo dyan sa People's Initiative at Charter Change. Ano ba ang sport ni Speaker? Ang alam ko, itong si Migs, martial artist yan. Oo, lumalaban yan. Nung araw. Hindi ko lang alam ngayon. Makakulang sa ensayo. Ewan ko lang si kung anong sport ni Speaker. Pero mabuti yata't may pagitan lamesa. Kumbachero. Kundi magpapang-abot. Dapat nagbuo ng braso na sila kung may pagitan na mesa. Pwede sana eh. Bakit ba? Bakit naman? Dahil sa pagtatalo sa issue ng charter change. Na parang ang gusto raw gawin ng mga taga-kongreso, kapunin. Ha? Kapunin ang mga senador. Dapat si Kong Angel ang kausapin nila. sabi ko nga, andito ang pinakamahusay na kapag ang pag-uusapan ay pagkakapon. Dahil sa noong 1896, ay pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula. Ngayon, wala daw pupunitin. Sabi ng kapunero natin. mukhang nagbigay ng paratang si Senate President Mig Zubiri
na ang nagpapalaganap talaga ng People's Initiative si Speaker mismo. Ay si Speaker mismo. Sabi, bakit? Asan ang ebidensya mo? Oh, sabi ni, oh, ni Speaker. Oh, may ebidensya ka ba diyan? May pruweba ka ba diyan? Ah, basta. Ay, mabutit na napakalma din. Sino kaya ang umaktong referee doon? Eh siguro si BBM. Ah, andun din pala si BBM. Andun si BBM. Ganun? Kaya mabuti na lang at makalipas ang ilang oras. Eh eto na. Eto na mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Senado na. Senado na ang kikilos ngayon at magpapasimula ng mga pagkilos para sa charter change. Kaya pala ang banner story ngayon ng The Manila Times ito. Senate Chief, si Mick Zubiri po yan, sets Chacha in motion. Ayan, oo. Eto, sa Philippine Daily Inquirer naman, ayan, Senate launches own bid to amend charter. Ayun. Ito na. Ayun na. Ito na. Oo. May chacha na talaga. Magkakaroon na talaga ng chacha. At mukhang Senado na. Senado na sa kauna-unahang pagkakataon. Tama, actually. First time to. First time ito. Dahil sa mga nakalipas na panahon, laging ang Senado ang kumukontra sa anumang pagtatangka na magkaroon ng pagbabago sa saligang batas. Pero ang isa pong importante dito ay naninindi sa joint resolution kumbachero na ifinail, eh naninindigan po ang Senado na ang botohan ay separately. Separately. Voting separately kasi ay madadilute. Ang yun nga, doon nga daw yung makakapon ang ang Senado. Ayan. Eh sa ngayon, dahil nagkaroon matapos ang sigawan, bulyawan. Eh eto na. Mukhang naging productive din kung tutusin kung Bachero yung bulyawan na yun dahil nakabuo ng ganitong consensus na ang Senado na ang magpapasimula. Tapos ay i-adapt ng kamera kung ano man para lang magkaroon ng pagbabago na sa ating saligang batas. Ayun. Pero ang gusto ng Senado is specific economic provisions. Economic provisions lang. At mukhang si Speaker Romualdez, ganun din ang gusto. Economic provisions ng Konstitusyon. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras. Kapopoy, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam D. Chaphun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Ayan, Katunying at Kajerry. 2x2. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang kaming Dalawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Martes, birthday ni Kumbachero. January 16, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Free consultation sa OPD ng OSMAC, binuksan ng Makati para sa mga residente ng Embo Barangay. Airport screening officer sa Iloilo Airport, umani ng papuri sa pagsusoli ng wallet na may lamang 60,000 pesos. Opo. Transport group na sumusuporta sa PUV Modernization Program, nagain ng motion for intervention sa Korte Suprema. Ikalawang oil price hike ngayon 2024, umarangkada na.
Pangangasiwa sa 14 na EMBO schools na ilipat na ng DepEd sa Taguig. Itong taong gulang na ginahasa o hinihinalang ginahasa bago pinatay, bangkay tinakpan ng mga bato sa loob ng kuweba sa Quezon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, inanunsyo ni Makati Mayor Abby Binay ang pagbubukas ng OPD o Outpatient Department Pre-Consultation sa Ospital ng Makati para sa mga residente ng EMBO Barangay. Ginawa ni Mayor ang anunsyo sa My Makati FB page at ang mga gustong makapag-avail ng libreng konsultasyon ay maaaring magparehistro sa www.econsult.osmac.gov.ph at bukas ang portal simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Sinabi ni Mayor Abby na bukod sa libreng konsultasyon, maaari ring makapag-avail ang mga senior citizens sa EMBO Barangay ng laboratory at diagnostic test at dalhin lamang ang kanilang yellow card. Yun. Malaking tulong ito. Mahal yun, di ba? Talaga. Mahal itong mga laboratory. Dahil dito, pinuri ng tuwan-tuwa ang mga residente. Binuri ang naging desisyon na ito ng alkalde dahil malaking tulong ito sa kanilang mga medical na pangangailangan matapos na kanselahin ang kanilang yellow card nang ilipat ang 10 barangay sa pangangasiwa o pamamahala ng Taguig. Inulan ng papuri ang isang security screening officer sa Iloilo International Airport matapos na isoli ang wallet ng isang pasahero na naglalaman ng mahigit 60,000 piso na cash at identification cards. Kinilala ng Office of the Transportation Security ang tapat na empleyado na ang pangalan ay Joseph Mateo. Si Joseph? Joseph. Mm-hmm. Joseph. 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 Mm-hmm. Batay sa report, nakita ni Mateo ang wallet malapit sa X-ray machine. Agad niya itong inireport sa kanyang mga superior at nireview ang footage sa CCTV upang matukoy ang may-ari ng wallet. Todo rin ang pasasalamat ng pasahero hindi na nagpabanggit ng pangalan sa katapatan at kabutihan ng security screening officer. Joseph, Joseph, congratulations. Congratulations, Joseph. Joseph. Samantala, nag-ain ng intervention sa Korte Suprema ang Pasang Mazda, di ba pang transport group, para ipakita ang kanilang suporta sa PUV modernization program ng pamahalaan. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, ang Pilipinas na lamang ang napag-iiwanan sa sektor ng transportasyon sa buong Asya, kaya dapat matuloy ang programa. Eto na, kumbachero. Oo. Si Senator Sonny Angaran, Chairman ng Senate Committee on Finance at Chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendment. Mm-hmm. Senator Sonny, magandang morning! Magandang umaga sa Jerry, happy birthday sa ating magaling na broadcaster. Maraming salamat po, Senator Sonny. Nasa airport si Senator. Kahit na kayo ay nasa airport, pinagbigyan nyo yung tawag. Oh. Tinakot ba kayo ni Sherwin na hindi kami magpapapansit? Salamat po sa inyo. May mga ilang katanungan lang po kami. Opo. Salamat sa pag-anyaya po. Senator, nabanggit po ang pangalan ninyo na kayong magli-lead o mangunguna dito ho sa bagong desisyon ng Senate leadership na ang Senado ay maglulunsad ng sariling pagkilos para sa charter change. Opo, yun ang napag-usapan, yun ang sabi nila. Maganda kung may abogado na mamumuno dito sa usapan dahil saligang batas dito. So, handa naman tayong tumulong sa ating mga kasamahan at kay Senate President sa liderato po ng Senado. Senate President Zubiri, Senate President Pro Tempore Legarda, at Majority Leader Villanueva. Handa po tayong tumulong sa kanila. Opo. Nabanggit nga ho namin kanina na sa matagal na panahon parang laging ang mga pagkilos tungkol sa charter change hindi natutuloy dahil sa Senado.
dahil Senado ang mismong ayaw magpasimula, tumututol. Anong chances nito, Senator Sunny, na makakuha ng mayorya ng suporta ng Senado ninyo, ng Senado? Tingin ko, Kajeri, kaso niyo yung mas magandang chance dahil maaga pa po sa termino ng ating Pangulo. Mm-hmm. Eh, kadalasan, pagka sa bandang dulo na or second half ng termino ng isang presidente, ayaw na talaga ng publiko, ayaw na rin ng mga politiko kasi sasabihin para sa pampahaba lang ng termino. Ngayon na maaga pa, at saka klaro na ang usapin ay ang economic provisions lamang ng Talita Batat at hindi yung usapin ng sistema ng gobyerno o termino. Mm-hmm. Palagay ko mas maganda na klaro kasi nahahalo yung mga usap-usapan. Ngayon, klaro na ito ay limitado lang dun sa tatlong provision na hinain po ni Senate President Zubirin at ni Senator Legarde at myself, na ito lang ay dito sa public services, dito sa educational institution at sa advertising. Yan lang yung mga industriya na pwedeng medyo i-liberalize o ipapayagan na yung mga dayuhang mga korporasyon o ay individual ay pumasok dito sa atin para dumami rin ang oportunidad para sa atin. Opo. So, tatlo po yung pamamaraan na binabanggit sa konstitusyon natin para po baguhin ang konstitusyon. So, tama po bang intindi namin na ito po ay via Constituent Assembly na sa direksyon po ng inyong resolusyon? Ito po ay, hindi naman sa binanggit na unspecific, pero ito ay different type of constitution. Imbis na uupo ng isa yung Kamara at yung Senado, yun yung pangkaraniwang ideya ng Constituent Assembly dito, parang dadaan sa pamamaraan ng batas, pero yung boto ay mas mataas yung requirement para makakuha, para ma-approve yung two-thirds ang kailangan makuhang boto. Kundi sa pangkaraniwang batas o kanukala, majority lang dito. Mm-hmm. Dito at least two-thirds yung kailangan. At ito po, klaro, ang paninindigan po ng Senado ay you will vote separately, meaning in the House and the Senate, ano? Opo, yun talaga ang point of contention dito dahil sa kalsada pa lang, sa pagbabago ng pangalan ng kalsada, kailangan separately. Ito pa kaya usapin ng Saligang Batas, pagbabago ng Saligang Batas na hindi araw-araw natin ginagawa at hindi pangkaraniwang panukalang batas lamang. Mm-hmm. Kaya talagang kailangan po in separate. Opo. Well, Senator, total, hindi naman nagkakala yung mga edad natin. Kahit si Kumbachero ay nagbe-birthday ngayon. 35. 35. Mm-hmm. Nung maliliit pa ho tayo, nararaning na natin na yung mga charter change na yan. At ang laging ang pinagtatalunan ay yung pagpasok ng mga political provisions na yun ang kaya hindi natutuloy. Uh-huh. Dahil pinagdududahan na term extension lang yan. Dito ho, kung sakasakaling Senado na ang mag-initiate and then Constituent Assembly voting separately ang mga mangyayari, paano natin matitiyak na hindi kapag andun na kayo, nagtatala kaya na kayo tungkol sa tsatsa, hindi maisisingit ang mga political provisions? Kasi hindi naman papayag ng mga senador. Dahil firme po kami na ang pag-uusapan ng talaga dito ay yung economic provision. So, maaaring makipasok na bukod dun sa tatlong provision na pinag-uusapan, dagdagan, pero economic provision pa rin natin ang handa akong pag-uusapan. Yun ang instruction ni Senate President Bill. Dati, at yun din ang usapan nila with the President at saka kay Speaker Martin Duterte. Oo. Walang garantiya na hindi mapag-uusapan ang political provisions, pero hindi pag-usapan man ay hindi palulusutin ng Senado. Tama po yun. Tama po. May timeline na kayo dito, Senator, para sa pag-initiate nito ng Senado? Well, siguro pagbalik, pag-uusapan na sa committee level, kailangan medyo maganda yung dapat mag-imbita tayo ng maraming resource persons para malawakan talaga yung pagsiyasat at pag-aaral. Mag-imbita tayo ng mga dalubhasa, mga eksperto sa ekonomiya at sa mga iba't ibang industriya. Pakinggan natin ang sasabihin nila.
para yung kasi yung magiging provision dito eh hindi lang pangkaraniwang batas at talagang pangmatagalan dapat. Sino ho magpa-file ng resolution? Nag-file na. Ah, meron na. Nag-file na Senate President. Nag-file na ho si nag-file ho si Senate President. Siya na pala si mismo. Ano kami po ni Senator Legarda. Ayun. So talagang sa umpisa limitado na lang dun sa kaya sinasabi ko ka Jerry, limitado dun sa final namin na tatlo. Kung sakaling yung mga resource person magsabi, eh bakit di niya sinama itong ganitong middle? Kasi pwede naman pag-usapan niya. Ganun naman dapat ang debate sa malawak talaga ang scope of legislation, di ba? So, pero dapat clear tayo na yan ang pag-usapan, yung economic provisions lamang at hindi yung pampolitika. Opo. Yung po bang i-anticipate lang natin na sa House, kung sakali na magkakaroon sila ng sariling discussion dito, eh pag talakayin nga kung bachero yung bang political provision, sakali. Magkakaroon po ba ng parang bicam din at magkikita doon yung Senado at House? Maaaring mangyari yun, pero mas maganda nga i-adapt na lang. Mag-adapt kung meron maganda, i-adapt na lang. Pero maaaring din mag-bicam para i-planta yung kung hindi magkaparehas yung ipasa ng Senado at hindi parehas yung pinata ng Kamara. Opo. 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 Senator, si Senator Robin Padilla po, eh nakausap na po ba tungkol dito? Kasi baka siya po ang chairman ng committee at ang totoo nun, pagka po pinakinggan mo siya mula't-mula, ang gusto niya talaga political provision lang ang baguhin eh. Ay, opo, si Senator Robin po ang chairman namin sa Senado ng Constitutional Amendment at siya ay pabor talaga sa malawakang pagbabago. I think federalist siya eh. Opo. Na iniwala siya na baguhin yung form of government. So klaro sa kanya yun. Yun yung pag-uusapan. Yun ang isa sa mga pag-uusapan pagbalik dahil yun nga siya ay pabor doon. Pero ang karamihan, ang mayorya, ang ay pabor lamang sa economic provisions. Hindi ako nagkataman. Ayaw naman nating pangunahan, pero hindi ba jahe o parang offensive naman para kay Senator Padilla na siya yung chairman tapos hindi siya yung kasama sa usapan? Ay, kasama po siya, siyempre. Dahil kahit may subcommittee po tayo, yung pag-aproba ng committee report ay dadaan pa rin sa, yun ang susundan pa rin natin yung proseso sa Senado na may pwedeng gumawa ng subcommittee sa ilalim ng isang komite, pero yung magiging report or subcommittee report, yun yung resulta ng trabaho ng subcommittee, ay kailangan sangayunan o aprobahan yung komite. Opo. Last na lang po, kung ganito po meron ng sariling initiative ang Senado para po sa Chacha, ano po ang inyong masasabi dun sa nagpipilit pa rin ituloy yung People's Initiative na ang pangunahing intention is for both houses of Congress to vote jointly dito po sa Chacha. Well, hindi natin maiwasan yung People's Initiative, no? Pero mas maganda nga dahil parang dun sa People's Initiative, parang ine-eche-puere yung parang hindi tanggap nung ibang sektor yung gustong gawin ng People's Initiative. So, kumbaga divisive sa Pilipino, parang kinapasabong tayo. Eh, itong economic provision, kahit panahon pa nung mga nakarang pangulo, eh parang pinag-uusapan na talaga. And problema nga, hindi natutuloy dahil nahahalo sa usapin na politika. So pag nahalo ulit yung usapin politika, eh baka maunsamin na naman itong hasa natin. Kaya ngayon, gusto natin, ikaruhin natin, ano ba pag-uusapan siya? Diba? Dapat tulad ng ibang kalahatang bagay, kailangan malinaw yung usapan na katunyong kajen. Yes. Opo. Next week ho ba ang balik ninyo sa sesyon? Oh, session na ako kami sa Lunes. Oh. Sa Lunes. So pag next week po akong pag-uusapan 'yan. Simula na kaagad 'yan. Talakayan na. Chacha na. Okay. Eh, pag-uusapan ho siguro yung proseso at ano yung magiging agenda. Okay. Opo. Senator, nag-start na yata aeroplano nyo. Ini-start na. Oh, ini-start na baka maiwanan kayo. Maiwanan kayo. Salamat po. Maraming salamat. Ingat kayo. Maraming salamat. Katunyong Kajay, happy birthday po. Opo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa nakikinig. Thank you. Thank you. Salamat.
Senator Sonny Angara, siya po ang chairman ng subcommittee, yes, ng constitutional amendment. Siya ang siya naatasang mag-lead dahil siya ay abogado. Pero ang chairmanship po niya ay Committee on Finance. Actually, kumbachero, ha, no offense kay Senator Robin Padilla, talagang itong usapan na to, abogado talaga. Kailangan talaga ay abogado. Bagamat may mga advisors naman na abogado, si Senator Robin. Pero ang laking bintahe kung abogado ang senador pag ganito ang issue. Pag ganito ang talakayan. Kaya lang, magiging problema nga nito, siya ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Ba't nga ba siya ang nilagay? Kasi yun ang kanyang platforma de gobyerno . Tapos yung sinisigaw niya nung kampanya at ibinotot number one siya, baguhin ang konstitusyon. Kaya lang yung gusto niyang pagbabago sa konstitusyon, yun ang hindi palulusutin. Medyo mabigat sa loob yun. Kaya nga siguro kumanta na lang tayo ng Wonderful Tonight. hindi naman sa sinamantala ng Senado yan habang wala si Senator Robin. Pero parang ganoon Isip-sip mo, nag-file ng resolusyon. Habang wala si Senator nag-file Robin. Nag-file ng resolusyon. Nasa abroad daw. Firmado ni Senate President Mick Zubiri, co-author si Senator Angara at Senator Ligarda, tapos si Senator Robin Padilla. Asan ba si Senator Robin Padilla? Wala . Ay, wala pala . Alam, makapirma nito. Susunod! Dito po! Yun daw hong implementasyon ng taas sa kontribusyon ng PhilHealth ay hinihiling na suspindihin. Aba. Iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita! Alas 6:42. This time, walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. 6:48 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita! Pumirit ang Employers Confederation of the Philippines kay Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang implementasyon ng taas sa kontribusyon sa mga miyembro ng PhilHealth. Ayon kay ECO President Sergio Ortiz, dapat pagtuunan ng pansin ang implementasyon ng Universal Healthcare Law sa halip na taas kontribusyon dahil mas maraming mahukuhang pakinabang dito ang mga empleyado. Umarangkada na ang taas presyo sa produktong petrolyo, ang ikalawang sunod na oil price hike ngayon 2024. Batay sa anunsyo ng mga oil company, 90 centavos per liter ang dadag presyo sa diesel at kerosene, habang 30 centavos naman kada litro sa gasolina. Inilipat na ng Department of Education ang pangasiwa sa operasyon ng 14 na EMBO School sa Taguig Pateros School Division. Alinsunod ito sa Memorandum of Agreement na pirmado ni na Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, Taguig City Mayor Lani Cayetano at Makati City Mayor Abby Binay. Karumal-dumal ang sinapit na kamatayan ng 7 taong gulang na batang babae na hinihinalang ginahasa muna bago pinatay sa loob ng isang kuweba sa Lukban, Quezon. Naganap po ito 1 linggo makaraang patayin ng 7 taong gulang din na batang babae sa Sariaya, Quezon na napagkamalan daw ng sospek na manika. Ayon kay Major Marnie Abelanida, Lukban Police Chief, Sabado ng gabi nang iulat na hindi nakauwi sa kanilang bahay ang grade 2 pupil bago natagpuan ang bangkay nito sa loob na isang kuweba sa magubat na bahagi ng Barangay Palola noong Linggo ng umaga. Sinabi ni Major Marnie na antyuhin ng bata ang nakatukla sa krimen nang hinahanap na ito sa lugar at nakitang lumabas ng kuweba ang kapitbahay na si Noel Diaz, 33 anyos, na may dalang panghukay. Nang umalis ng sospek, agad pumasok antyuhin sa kuweba at doon nakita ang bangkay ng bata na tinabunan ng mga bato. Hinihinalang ginahasa pa ang biktima dahil nawawala ang suot nitong panty habang nakagapos ang mga kamay. Mario Sef. Naku po, nanang ko po. Ay, naku. Sa ibang balita, inanunsyo na ng Malacanang na 76.6% na ang consolidation rate ng mga jeep para sa PUV Modernization Program.
Nanindigan si LTFRB Chairman Chopilo Guadis III na magpapatuloy ang iba pang phase ng programa sa kabila ng mga kilos protesta o tigil pasada ng ibang grupo ng mga driver tulad ng Piston at Manibela. I-develop ng sandatahan lakas ng Pilipinas sa mga isla sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., may budget na sila para sa pag-develop ng mga isla kabilang ang Pag-asa at Lawak Islands upang mas gumanda ang kondisyon ng mga sundalo na nakatalaga sa lugar. Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Ah, kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Bumulusok sa $3 billion ang pera padala ng mga overseas Filipino workers noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, naitala ang 3.02 billion personal remittances na mababa sa ng 3.1% noong Oktubre, pero mataas pa rin kumpara sa nakalipas sa same period sa nakalipas na taon o sa 2022. Ito rin ang pinakamababang pera padala sa loob ng 6 na buwan o mula nang naitala ang $2.78 billion noong Mayo ng nakalipas na taon. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, tatay ni Giselle, magtatay pala. Oh, tatay ni Giselle to. Kaya pala antindi nito, paldo pala to si si Giselle. Matapos posibleng ito daw po ay dahil sa pangambang economic shutdown. Oh, hindi pala nawawala itong mga pangambang ito sa US ano, sa atin. Economic shutdown sa Amerika matapos itaas ng Federal Reserve ang interest rates upang mapakalma ang inflation. Pero napansin mo yung peso dollar exchange, kumbachero? Magkano ba ngayon? Lumalakas yung piso, ha. Saan ba yung andito lang yung kanina yung dollar, eh. Nanakawan niya tatayo. Bukas na naman ang iwan na naman bukas ang pinto, eh. Bira. Parang 55.77. Oh yan, 55.77. 55.77, kumbachero. Hindi ba nung nakaraang araw nag-56? Kumakatok na nga sa 57 yan, eh. Yan ha. Ayos. Lala ko. Nagatid ng kabuhan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. R.H. Number 1. Ako sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Uy, ka-birthday. Marami ka palang ka-birthday, kumbachero. Itong si, ito, kagagaling lang dito, si Chief Al Villanueva. Uy, birthday nga niya. No? Ng LTO Philpost dito sa may Manila City Hall. Retirement na rin niya ngayon. Abala, nung pumasok siya dito ngayon, eh. Ka-birthday. Chief Al, happy birthday. Paano ba yan? Extended ka ba? Marami daw nagre-request doon na ma-extend pa itong si Chief Al. Eh, so, uso naman yung na-extend ngayon, eh. Pwede naman, no? Lalo na kung maayos naman ang trabaho. Si Engineer Bernard Castro ay bumabati sa iyo, kumbachero, ng happy birthday. At ang paborito daw niya noon sa DZRH ay Matudnila. Matudnila. Yun. Alas 11 yan. Alas 11 yan umaga. Oo. Tanoy mo sa mga oras na doon. Si Major General Eric Noble ay ngayon mismo ang birthday pala, kumbachero. Nabigyan na ng parangal, testimonial pa rin dyan sa PNPA noong isang araw. Ayan, si General Estomo. General Estomo! Yeah.
Nandiyan sa Mindanao yata siya ngayon, Area Police Command. Nagpapabot din ang pagbati sa iyo, kumbatero. Maraming salamat po. Hindi ko na masagot ng mga napakadami. Itong ang may kasalanan nito, Viber. Nakalagay ang nakalagay yung birthday sa Viber, ano? Pero sa isang banda, maganda rin yung mga matagal mo hindi nakakabidahan. Sabi ko, buhay ka pa pala. Asan ka na ba? Ayan, Thank you. May mga situation na report tayo. Apektado ba? May sabi hindi raw rally, hindi raw strike kundi magra-rally lang ang mga jeepney drivers. Tingnan nga natin ang sitwasyon. Dito muna tayo sa Maynila. Ano ang sitwasyon? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, Katuning, hindi ramdam yung tigil pasada ng grupong Manibela at Piston dito sa mga driver ng Labisabal at Tayuman. Tuloy-tuloy ang kanilang pagbibiyahe at minomonitor din to ng mga tao ng Manila Traffic and Parking Bureau. Yung biyaheng Tayuman na Herbosa ng grupo naman ng mga pasamas nito ay tuloy-tuloy naman yung pagbiyahe nila. May mga mangilan-ngilan lang na patumalpay yung mga pasahero na sumasakay na biyahing Latisabal dito sa kanilang pinaka-terminal sa Tayuman na corner Lacson Avenue. At kausap ko kanina yung driver na si Mang Benji. Hindi naman daw sila nasabihan na may strike o mayroong tigil pasada. Tuloy-tuloy lang ang kanilang pasada sa una-una ay hirap na rin ang buhay sa kanila pamasada. Ayon sa kanila, ang kanyang operator, hindi naman na-consolidate yung kanilang mga sasakyan. Kasama sila sa mga hindi pa na-consolidate? Kasama daw yung kanyang operator na hindi na-consolidate. Yun? Ano daw gagawin niya? Yun ang inaalam niya kung pagka naghuli ang mga otoridad, baka madamay mga driver pagka hindi na consolidate ng operator yung kanilang mga sasakyan. At katabi ko naman dito si Jack De Acosta ng Manila Traffic Parking Bureau. Kamusta mo, Mr. Nyo, Jack? At mukhang marami pa rin yung mga namamasada. Reporting ko yun po, marami pa rin, normal pa rin po yung takbo natin ng mga namamasada dito sa Maynila. Dali, wala pa rin tayong stranded. Ganon din po sa parte ng biyahe ng Makati, meron pa rin tayong biyahe ng Guadalupe papuntang Makati. Ganon din po yung mga kubaw sa Nuan, meron doon. May nakapagbalita, mga ilan-ilan, yung sa parte ng San Juan, may nakapagsabi na ilang driver na pagdating nila ng San Juan, pagbalik nila, pinipigilan na sila. Pero dito sa atin, normal pa rin yung mga biyahe. Kasi ang lungsod ng Maynila, may nakahanda po tayong mga sasakyan na pang libre sa kaysa mga na pasahero. Kaya hindi ho tayo mapiktuhan gaano niya ng mga tigil patada nila. Salamat sa... salamat din po. Binabati ko pala si Kato niya. Happy birthday po. Salamat, Kuyang. Thank you. Maraming salamat. Data De Acosta na team leader ng MPTV dito sa area ng Tayuman. Happy birthday, Katunying! Thank you! 30 anos pa na pala. 29. Parang number mo. punta ka rito mamaya. Boy, ngayon na. Iwanan mo na si Jack at si Jill. Yan, mula dito sa Tayuman. Yung mga biyahe niya dati sa Tayuman. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Suarez, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy. Aya, Jerome Tang. Nagpapaabot din ang pagbati sa iyo, kumbajero. Ganun din si Kasoji Jimenez. Thank you. Tingnan natin ang sitwasyon naman sa QC, lalo na dyan sa Commonwealth Avenue. RH5, Val Gonzales. Coming, Val! Jerry, Hatantering, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Kabanang Commonwealth Avenue. Hindi masasabing mabagal yung usag ng mga sasakyan dahil normal ito kapag ganitong oras. Pero maganda rito, Jerry Hatantering, kung titingnan mo dito sa aking kaliwa, dito sa aking kaliwa,
padami ng mga pasahero na nakahimpil o nag-aapang dito sa lugar na ito ay hindi sila hindi nadadagdagan dahil nakakasakay kagad sa dami ng mga namamasadang mga pampasaherong jeepney, modern at mga traditional saan na dinagdagan pa. Saan yan, Val? Filcoa? Filcoa. Filcoa. Dito sa may pinakabugana. Going circle. Ng, UP. Yan ay papunta ng galing ng Fairview, papunta ng nangya Quezon Memorial Circle. Ito yung kapal na sasakyan. Grabe, no? Haba. Oo. Yan yung normal. Actually, normal ito kapag ganitong oras. Jerry, rush hour. Dahil rush hour. Kung makikita ninyo, may mga pasaway na mga tricycle driver, ay mga motorcycle rider na umaalis dun sa motorcycle lane dahil inaagaw naman ng mga may dalang mga sasakyan na. Kaya ta labo-labo na itong itsura. Itong Commonwealth Avenue na hindi nagtatagal yung pagantay ng ating mga kababayan dahil sa dami ng mga namamasada. Yung paglilinaw ng grupong Maribela at grupong Piston, hindi raw transport o hindi daw tigil pasada. Hindi tigil pasada kung kanilang gagawin, kundi ang kanilang isasagawa ay transport caravan. Maglarali itong mga chuper na miyembro ng Manibela mula dito sa UP Diliman papunta ng Welcome Rotonda, tuloy-tuloy dyan sa lungsod ng Maynila at magtitipon-tipon dyan sa bahagi ng Mindiola. Pero ngayong umagang ito, pinasok namin dahil itong daan dito sa aking kanan, ito yung University Avenue papasok ng UP, ni isang chuper na magkikilos protesta ay wala pa naman na makikita sa mga oras na ito. So yan yung sitwasyon mula rito sa habaan ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. 7:09 ng ating oras. Teka, mayroon tayong balita dyan sa Davao. Mayroon ng suspension ng eskwela at trabaho dahil sa ulan. Matindi nga yung ulan nga Si RH19, Jun D. Makutak. Coming, Jun! Yes, good morning, Manong Jerry. Nakatunding, ano? At kagabi pa nga, talagang bubuos itong malakas na ulan sa bahagi ng Davao Region at maging sa bahagi ng Cotabato City kung saan ako naririto ngayon. Napaka kapal ng kaulapan at mula rin kagabi hanggang sa mga oras na ito ay buhos sa buhos itong ulan. At yun na nga po itong shoreline ang siyang tinuturo ng Gilbert Pagasa. Kagabi pa yan na, June? Kailan. Kagabi pa? Malakas? Yes, ka Jerry. Malakas ito. At nagpalabas na nga ng abiso itong DOST Pag-asa. May kaugnayan dito sa mga warnings ng pagbaha. Heavy rainfall advisory. Meron pala silang ipinalabas na heavy rainfall advisory dyan sa Davao. Opo. At saka ang NDRRMC ngayong umaga nabigay din ng warning no na sa mga pamibiyahe dahil sa itong ating portion dito ng Central Mindanao ay maraming mga highways na nasa kabundukan at yung mga landslide, lalong-lalo dito sa may Davao del Sur going to Gensan, ay may mga matatarik dyan na mga itong pang-highway along the cliff, ano, na kadalasin nagla-landslide. So, yung ating mga kababayan dito, awan ng Diyos, wala pa naman mga reported na any incident, ano, may kugnayan dito sa malakas na busang ulan. Ang Davao City, LGU, ay nagpatupad na ng work from home. Wala nang opisina at ganun din sa eskwela. At ang iba pang mga bahagi ng Central Mindanao sa ngayon ay nakahanda itong ating mga NDRRMO sa itong ating mga LGUs. Jun, di naman, Jun. Jun, kapatanying, happy birthday. Ay, maraming salamat, Jun. Hindi naman nagkulang yung pag-asa sa advisory, no? Hindi naman talaga katonying, ano, updated sila. Matter of fact, ngayong kanina madaling araw, nagpalabas ng panibagong itong weather condition update ang DOST Pag-asa. Mm-hmm. So ito na yung ngayon, at nagising na tayo na talagang napakakasal pa rin talaga ng kaulapan at patuloy itong buhos ang ulan sa bahagi ng Central Mindanao. Actually, kahapon, kaya ako binabanggit, ay in-announce na, nagulat nga akong Bachero, yung kinukwento nung taga-Pag-asa,
itong parte ng Mindanao na yan, mm-hmm, malakas nga daw ang mga pagulan. Samantalang mm-hmm dito, ang pinag-uusapan, lamig. Lamig, oo. Oh. Malamig dito mm-hmm sa Luzon. Jun, salamat ha. Thank you. Opo, opo. Naka-alarma rin ka, Tonying, ka Jerry, itong Davao City, Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, at maging sa iba't ibang dato ng Mindanao tulad ng Cotabato City, Maguindanao at Cotabato Province. Mula sa Mindanao, para sa Kononahan sa Pilipinas, GZRH, RH19 June, Kumakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, June! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 12 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon na makibalita. Unang-una sa DZRH, pangunahing balita, kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Martes at 16 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Police Quezon City na nag-amok at nagpaputok ng barel, si Inibak na. QCPD naglabas ng public apology sa naiwang pamilya ng yumaong si Ronaldo Valdez. Mga debotong dumalo sa traslasyon, pinayuhan na i-monitor ang sarili dahil sa symptoms ng trangkaso. Si Ronaldo nagtsatsa na rin, naghain ng resolusyon para maamyandaan ang 1987 Constitution. Piston, nilinaw na kilos protesta at hindi transport strike ang magaganap ngayon. Pangulong Marcos nagpahatid ng pagbati sa President-elect ng Taiwan. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing Balita. Alas 7.14 ang ating oras. Kuha muna tayo ng update, kumbatsyero, sa LTO. Sige nga. Nasalihan natin si ASEC Vigor Mendoza, ang LTO Chief. ASEC, magandang morning! Good morning, Katuging, Kajerry. Good morning. Maraming salamat po sa pagpapaulak. Kumusta na po yung mga lisensya natin na i-donate ng mga clinic, mga doktor? Opo, medyo naantala po yan dahil sa hinihintay po natin yung opinion ng OSG, no, para lang masigurado na wala akong balakid na legal sa pag-donate ng mga lisensyang to. First of its kind po kasi sa LTO, wala akong pinagpaparisan. Mm-hmm. Kaya, kauna-unahan po pala to. Uh-huh. Opo, 4 milyong cards to worth around 160-170 million. Mm-hmm. Eh, siguro, donate lang. Gusto lang masigurado ng DOTR na wala ho tayong problema. Walang nakakabit. Walang nakakabit doon sa donasyon. Wala. Mm-hmm. Kasi talagang no condition donation to. Itong dinidinaw ni Secretary, no? Na dapat no conditions. Eh, ito na naman talaga ito, no? Mm-hmm. No condition donation. So, dadaanan mo natin. Siguro within the week, lalabas na po yan and that would clear the way for the donation already. Well, mm-hmm. So, ang gusto nyo masiguro, walang nalabag na batas. Halimbawa, mm-hmm. yung meron palang bidding ng license cards na kinansel na? Opo. Oh. Kaya, mm-hmm. kinansel yun kasi kung may 4 milyong cards kada ba tayo, eh malaking tipid po sa ating gobyerno, mm-hmm. na hindi na muna bumili, no? Uh-huh. But at the same time, meron po tayong dual effort, depending po kasi baka magtagal pa tong opinion na kailangan uh-huh. pa ayusin.
Nagsubmit na rin tayo sa DOTR ng posibleng agency to agency, no? Mm-hmm. Nabibili tayo ng card dito sa mga government printing offices. Mm-hmm. Hindi naman kalayuan ng presyo, halos pareho lang naman dito sa ating last bidding price ng cards, no? Uh-huh. So pinag-aaralan na po yun, pinorward na po namin kahapon sa DOTR para pag-aralan as an alternative, no? Kasi kukulangin rin naman po tayo eh. Kahit na matuloy na yung donasyon, kulang pa rin po yan for our 2024 requirement. Oo. Dapat pala, Asik, hindi na po ninyo kinancel yung naunang bidding. Naging question patuloy sa OSG, yung cancellation, dahil ang cancellation pala sa ilalim ng batas kumbatsyero should be done at least 7 days bago yung bidding mismo, Asik. Mm. Afterthought, kasi nag-legal pass, nag-due diligence na tayo, legal due diligence on the donation, kaya naman na bigyan ng initial green light to proceed, no? Pero binabuti na rin para sigurado na kunin na rin yung OSG opinion, no? Pero naabuti na tayo ng Pasko, kaya nagkaipit-ipit lang ito talaga eh. Otherwise, dire-diretso na ito eh. Hindi po ba papatak dun sa, hindi ba conflicted yung nagbigay sa inyo ng donasyon? Dahil sila po ay operators din ng mga medical testing centers ng LTO? For as long, wala akong magbe-beneficio. No? Hindi ko magbe-benefit yung grupo po nila. Maraming grupo sa medical clinics. Mm-hmm. It is open to all. Sabi nga ni Secretary, no conditions. Mm-hmm. Eh wala naman akong conflict of interest. No? Mm-hmm. As long as it's a clean donation and will not benefit any specific group or any specific clinic. Mm-hmm. And tingin ko naman wala akong problema po yan. How about the issue of security po? Hindi po ba yung plastic cards a government security document? Opo, other than the legal issue, may technical issue po, no? Dadaan po yan ng DOSD approval on the quality of the card, thickness, weight of the card, tapos dadaan yan ng security check, yung security codes ng card, no? Mm-hmm. Eh, yung security codes naman sa gobyerno po pamamayari yan eh. Mm-hmm. Ang paglalagay po ng security codes, lalagyan tapos po yan, tapos mag-prototype printing po yan, no? That entire process will take around 2 to 3 weeks also para naman sigurado yung quality of the card at yung security measures na nasa loob ng card. Oh. Mm-hmm. Eh, ba't ho ba may gawaan ng lisensya yung mga doktor na yan? hindi kaya nandu-doktor ng lisensya yung mga yan? Yun ang una ko eh, actually. Nakikita ko may punto po nila, no? Wala silang negosyo ngayon kasi wala nag-renew ng card, no? Mm-hmm. Siguro binabuti nila na mag-donate na lang sila ng card kahit mabawasan yung kita nila o ano, kaysa walang negosyo, no? Mm-hmm. Pero they ordered also from one of the reputable card companies. Eh. Yun ang balita ko, no? Mm-hmm. Pero yun, will be under scrutiny pa yan ng DOTR kung sino yung card company na yan, track record dyan, and so on and so forth. No? Mm-hmm. Binili nila do sa isang gumagawa ng card, yung gumagawa ng card niya, bidder din. Hindi ko po alam kung bidder din. Hindi po sigurado yan kasi hindi nga natin si bidding. So, hindi namin alam. Pero dumating na po yung mga cards? Wala pa ho. We wanted to wait for the legal opinion ng OSG talaga para may makita pa silang problema, maayos pa ho natin. Yung mga concerns ng other groups, papasok na din ho natin dyan. Hindi ko kaya may sumpa na yung card na yan. Ang daming problema nung card na yan. Alam mo, Katunying, yun na nga sabi ko, ano ba to? Una, last year, nabinout na natin itong license card. Dapat ayos na yan, di ba? 5.2 million cards, dire-diretso na. Mm-hmm. Tapos nagkaroon ng TRO. Mm-hmm. Tapos ito naman, may donation. Tapos nagkakaroon ng konting malakid, no? Ngayon, yung ating pangatlo, itong agency to agency procurement under the Government Procurement Act, no? Sabi ko naman, marami na tayong ginagawang solusyon, no? Iniisip ko nga, baka may mangkukulam. May mangkukulam dyan. Baka may balat dyan, ha? Pero, hindi ko naman ako araw-araw. Pero, Asek, sa ngayon, so wala tayong ini-issue na naman na lisensya sa ngayon. We're down to our last 276,000 cards, no? Mm-hmm. Good yan for the next
end of January aabot pa yan. End of January kaya pa. No, pero, but after that wala na tayong mabibigay talaga. Mm. So our hope is that in the next 2 weeks maplantsa na natin either yung agency to agency o yung donation, no? Mm-hmm. So that we can proceed further. Kung magkulang man tayo a few weeks lang. So into February matapos na natin yung problema. Opo. Sa plaka, Asik, kumusta? Tuloy-tuloy naman po ang plaka, ang ating plate production. No? We are now, ang ating ginagawa niyo, yung distribution. No? Hindi lang yung production, nasa distribution stage na tayo. Mm-hmm. Kasi nakita natin na may konting balakid. Pagdating ng plaka sa dealer, nagtatagal eh. Uh-huh. Kasi gusto natin, 5 days from the time ibubili ng sasakyan, eh kailangan nasa kanya na yung plaka. Nasa kanya na. Opo. So, yung plate production na ayos na natin, no? Na deliver na natin in advance yung mga plaka sa ating mga frontline offices. Opo. Pero paglipat sa dealer, bakit nagtatagal, no? Uh-huh. So nalaman namin, binabatching pala nila. Uh-huh. Pag ikaw bumili ngayon, sinasama ka with other buyers, no? So minsan naghihintay ka ng ilang araw dahil hindi ka kasama sa batch. So bago nila ipasok sa LTO. Mm-hmm. So doon pa lang tumatakbo na yung oras, no? Uh-huh. So nauubos na yung 5 araw na palugid na binibigay natin. Mm-hmm. Na dapat yung plaka at yung ORCR ay nasa buyer na. Tama. So we are the plan sa rin natin to itong distribution side, so that within this month by yung 5 days na sinasabi namin, eh magagawa na talaga on the ground. Uh-huh. Yung backlog sa plaka, Asik, wala na ba yan? Yung dati kasi may mga backlog tayo sa year mga model, 2016 yata, 2015. Sa motorcycle, babatid di pa rin yung black backlog natin dyan. Pero sa motor vehicle, naubos na natin yung backlog dyan. Kaya sinabi ko, nasa distribution na, no? At saka dito na tayo sa replacement of plates. Uh-huh. Yung mga dating lumang plaka, yun ang pinapalitan na natin. Bago na. Eh, yun, may motor kasi ako na 2016 eh. Hanggang ngayon walang plaka, Asik eh. Totoo yan. Motor ang aming problema ngayon, no? Although we're doing ang hinahabol muna namin yung bumibili ngayon, no? Yung backlog kasi medyo matindi yung backlog natin diyan eh. Mm-hmm. Eh yung we have 9 manual machines and 2 robot machines, no? Mm-hmm. Eh yung dalawang robot sira pa rin hanggang ngayon eh. And that contributes around 25% of total production. Oh, hina pala yung robot. Hina pala yung robot na yan. Mahina nga eh. Dito po lang ha. Dapat mano-mano na lang. Oo nga po. Last na lang. Hindi ba hanggang January 31 na lang po itong mga jeepney na hindi po nagpa-consolidate? Ano po bang instructions sa inyo? At ang gagawin ng LTO po bilang law enforcement agency? Wala naman instructions pa po sa amin. Although on LTO side, ang pinaparating pinasasabi ni Secretary sa amin, yung road safety. No? So starting February, inaayos lang namin ngayon yung proseso. Pero talagang implement na namin strictly yung motor vehicle inspection, especially for public utility vehicles, para talaga matutukan ang road safety issue. So, kung meron kayong sasakyan, mga jeep, mga van, mga bus, talaga implement na namin ang motor vehicle. Kasi ngayon, puro visual inspection lang eh. Tinitingnan lang yung paligid, tumaayos, ganun. Ngayon, hindi na, no? We're talking to the motor vehicle inspection groups, no? Na maganda na sila, no? Kasi, diba, pero po, Asik, yung pong binabanggit ko, yung ideklarado ng colorum by February 1 yung mga jeep na, kaya nyo bang mahuli ng ganun kadaming jeep? Ang hinahanda na ho namin yung impounding areas natin, no? Meron na tayong nasaradong 2 hektarya dyan sa may MOA area. Mm-hmm. 1 hektarya sa Cavite. Nandito ko sa Batangas ngayon kasi dito din sa Batangas. Mm-hmm. We're now putting up the impounding areas para wala na tayong problema sa impounding. Mm-hmm. Pero tama ka, Katunying, no? Mm-hmm. Pagdating hindi na naman February, no? Kahit ngayon, talagang binibigyan natin yung anti-colorum campaign po natin. Kasi ulit-ulit na lang problema yan eh. Mm-hmm. And ang ating approach dyan, mas systematic na, no? Talagang, kasi nakikita namin kung saan galing at saan papunta itong mga colorum vehicles na ito. Eh. Mm-hmm. So talagang hihintuin natin yan. So hinahanda na natin yung impounding yan. So kung sa February 1 madadagdagan itong mga colorum na to, eh kailangan huulimin namin yan. Okay. Thank you. Baka kailangan yung mga bagong law enforcers, ha, mga taga-huli ng colorum, ha?
PM is daki. Salamat po. Salamat ka, Tony. Ka, Jerry. Thank you. Thank you so much. Good morning. Asek Vigor Mendoza ng LDO. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Pangunahing balita. Magbabalik ang mga pangunahing balita, 7:26 ang ating oras. This time, DZR Reach. Pangunahing balita. 7:31. Tuloy ang mga pangunahing balita. Tuluyan na sinibak sa serbisyo ang pulis na nagpaputok ng baril sa gitna ng komprontasyon sa isang customer ng resto bar sa Quezon City. Pirmado na ni PNP Chief Benjamin Acorda ang dismissal order ni Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Ito ho'y December 18 pa. Nininaw naman ni Acorda na maaari pang iapila ni Abong ang naging desisyon ng pamunuan ng PNP. Bukod sa pagpapaputok ng baril, inireklamo rin si Abong o Abyong ng waiter sa bar matapos siyang kwelyuhan ng may makaalitan na isa pang customer. Bago ang insidente noong November 2023, una nang naharap sa reklamo naman na hit and run itong police official na ito matapos na masagasaan at mapatay ang tricycle driver noong Agosto ng 2022. Naglabas ng public apology ang pamunuan ng Quezon City Police District sa pamilya ni Jano Gibbs. Yan ay matapos ang nangyaring pagkalat ng video ng yumaong aktor na si Ronaldo Valdez na mula sa kuha sa cellphone ng isang miyembro ng kanilang hanay. Ayon sa QCPD, tinatanggap nila ang bigat ng maling pagpapasya ng ilang mga tauhan at lubos na kinalulungkot ang pangyayari. Pinayuhan ng isang infectious disease expert ang mga debotong dumalo sa traslasyon na i-monitor ang kanilang sarili sa mga simptomas ng flu. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, Pangulo ng Philippine College of Physicians, dapat nang kumonsulta sa doktor kung nakakaranas ng hirap sa paghinga, lalo na kung nasa vulnerable sector. Karaniwan anyang nagtatagal ng 10 araw ang mga symptoms ng influenza-like illnesses gaya ng ubo, lagnat, pangihina, pananakit ng katawan at sore throat. Matatandaan na mahigit 6 na milyong deboto ang dumagsa sa traslasyon kung saan ay karamihan ay walang face mask. 7:33 ng umaga, inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Senado na pangunahan ng pagbusisi sa posibleng amyenda sa konstitusyon. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, malinaw ang direktiba ng Pangulo na economic provisions lang ang aamyendahan sa konstitusyon upang mapanatili ang bicameral nature of legislation. Paboraan niya ang Pangulo sa posisyon ng mga senador na divisive ang itinutulak na People's Initiative ng Kamara. Ginawa ng Pangulong Marcos ang atas kay Zubiri sa isang meeting matapos ang Vandenur sa palasyo kasama si House Speaker Martin Romualdez. Teka muna, kumbachero. Ang Senate President ba ay pwedeng utusan ng Pangulo? Hindi. Dapat hindi dahil ibang branch ng government yan. Executive, legislative yan. Naitanong ko lang kasi sa binasa ko na to parang may order ang Pangulo sa Senado eh. Sa House pwede. Pumayag kaya si... Kung pumayag naman si Senate President na siya'y utusan... Pumayag. Walang naging problema. Tama ka, sa House, walang problema. Ganun na. Since time immemorial. Ayan. Ang Kamara ay ganun na talaga. Mismo. Samantala, hindi palulusutin ng Senado ang anumang pagbabago sa konstitusyon maliban sa economic provisions. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senator Sonny Angara na hindi papayag ang mayorya ng mga senador na masingitan ng political provisions ang tsa-tsa. Ayon kay Angara, malinaw na economic provisions lamang ang tatalakayin at limitado lang sa public services, educational institution at advertising. Dagdag pa ni Angara, naninindigan ng mga senador na boboto ng magkahiwalay at ang mataas at ang mababang kapulungan ng Kongreso. Kasi hindi naman papayag ng mga senador dahil kami ay namin kami ay
firme po kami na ang pag-uusapan lang talaga dito ay yung economic position. So, maaaring makipasok na bukod dun sa tatlong provision na pinag-uusapan, dagdagan, pero economic provision pa rin namin ang handa kong pag-usapan. Yun ang instruction ni Senate President Steele sa atin. At yun din ang usapan nila with the President at saka kay Speaker Martin Juan. Si Senator Sonny Angara. Official lang umupo sa pwesto ang bagong Finance Secretary na si Ralph Recto. Sa turnover ceremony, nagpahayag ng kumpiyansa si dating DOF Secretary Benjamin Diokno sa kakayanan ni Recto. Sinabi ni Diokno na bihasa si Recto sa hawak niyang posisyon, maasahan sa decision making, consensus building at masipag. Pinuri rin ni Recto si Diokno at sinabing isang hamon sa kanya ang pagsunod sa yapak nito sa DOF. Samantala, ayun, mga biyahe daw ng jeep dyan sa Pasig, Taguig, Pateros, itinigil na. RH52, Eniel Parosa. Kami ni Eniel! Ka Jerry at birthday boy, ka Tunming. Kahit walang anunsyong tigil pasada, natama itong biyahe ng jeepney, rutang Pasig, Taguig, Taguig, Pateros, sa kasadong kilos protesto ng piston at manibela ngayong umaga. Ayon sa pamunuan ng PTT Joda, hindi kasi sila pabiyahe ngayon dahil 10% ng kanilang drivers o kapwa-tsuper ay lalahok sa rally mula sa Diliman, Quezon City hanggang sa Mendiola sa Maynila. Naabutan ng BZRH News ang terminal ng PTT Joda. Halos bakante o wala yung mga normal na bilang ng jeepney at hindi rin tumatanggap ng mga pasahero. Dismayado tuloy ang gaya ni Nanay Annalyn. Itong nasa video natin na may kargang supot na pinamili. Kung paano siya uwi lalo't walang tricycle o ibang mode of public transport papunta sa kanyang bahay sa Tipas. Ganito rin ang sentimiento ni Ma'am Ira. O Ma'am Era, nauuwi sana sa Taguig at maghahanap na lang umano ng alternatibong masasakyan para makauwi. Pakinggan natin siya. Napagod ako papunta dito tapos wala rin naman nagmamadali. Kahit yung papunta ako dito, wala rin sasakyan. Kaya parang gusto ko nang umalik pero dinuloy ko pa rin. Pagdating ko dito, ganun pa rin naman. Saan kayo nauwi pa? Sa Taguig ko po. Oh, paano yan? Anong sasakyan nyo? May bit-bit pa naman kayo? Mag-e-jeep na lang po ako. Meron dito, Egypt? Doon po sa may Novo Band. Talakarin po. Apo. Ingat po, Mama. Ang sabi sa atin ng TPP Joda, may 120 driver sila, pero lumalabas na 500 daw silang tutulak sa rally sa Diliman ngayong umaga dahil kasama yung kanilang mga pamilya at ilang mga taga-suporta. Eh, ano daw sasakyan nila kung walang jeep? Yung kagaya nung nakapanayam natin, may pupuntahan siyang istasyon ng Egypt. Oh. Yung iba naman, Jerry at Anthony, eh wala talagang mode of transport. Talagang maghabang sila kung mayroong mga kagaya nung mga natatanda natin, yung mga nakaraan. Yung mga pumupuslit pa, pumabiyahe pa rin, magpapakasakali. Yung mga driver na hindi na pumasada, sasali sa rally, pupunta ng UP Diliman, ano sasakyan nila? Jeep. Eh, mayroon sila dito parang ano eh, parang mga, may mga ano sila rito, may mga van sila, hakot, parang ganun, grupo sila. Tapos karaniwan, yung mga natatanda natin mga nakaraang linggo, buwan na nag-kilos protesto sila, yung mga jeep din nila, ilalagay nila ng banners. Kasi mga membro ito, Jerry at Anthony, ng piston eh. So ang nangyari ngayon, walang tigil pasada, pero dahil sila ay sasali sa rally, natigil ang pasada. Oo, gano'n na nga. Yan na nga lumalabas. Walang anunsyong tigil pasada, pero dahil sa ikasama sa rally, kawawa. Kawawa ang mga commuter, gaya ng ating mga nakabutan ngayong umaga. Yan ang latest mula rito sa lungsod ng Pasig na ang ilang mga ruta, gaya yung Pasig EDSA, marami pa naman na buwabiyahe. Ito lang talaga yung isang rutang ito, Agam Taguig Pateros. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Deezer H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Susunod! Dito po! Sino itong showbiz couple daw na muli lang nagtabi sa pagtulog matapos na may mamatay sa kanilang pamilya? Oh, ganun. Baka natatakot. Ayun na nga. Oh. May lilitawan, ganun. Baka may magparamdam. Kaya nagtabi na ulit. Mm-hmm. Yan, at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpatuloy ng... Pagunahing Balita! Alas 7.40. This time una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:44. Tuloy ang mga balita. Nagpaabot ng kanyang pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa nanalong Pangulo ng Taiwan
sandali, sandali po lamang, sandali po lamang. Happy, happy, happy birthday. At may sa'yo kaguluhan. Sa'yo ang inuwi. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inuwi. Sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Oh, wish, wish, wish. Ano, wish mo? Wish, wish. Thank you, American. Ayun! Thank you. Boss, thank you, thank you. Happy birthday. Thank you, thank you. Ayun! Sino mo naman? Galing pa sa San Miguel to, ha? Pedro Ramon ang yan, ha? Yan pala yung cake na nandun kanina. May recital pa lang. Kasunod yung pag yung dorsal pa lang. Thank you, thank you. Okay, happy birthday. Thank you. Ayan po. Thank you. Yon, thank you po. Taga-DCRH family natin. Ganyan po kami dito sa DCRH. Kahit nasa gitna ng newscast, bigla sumusulpot. Kapag ganitong may kaarawan. Thank you kay Mayor at saka sa mga kay Mother at sa mga kasama natin dito. Eh tama pala kaya ang naging cue pala kung Banchero nung sinanong binabasa ko tong item na nagpaabot ng kanyang pagbati. Ayun pala. Yun pala yung cue. Ito hoy si Pangulong Bongbong Marcos sa nanalong pangulo ng Taiwan na si Liao Ching-te. Sino? Nako, ano ito? Totoo ba 'yon? Yung nakita kong video. O yung sumasayaw-sayaw. Sumasayaw siya ba yun? Tapos tinapik-tapik sa puwet. Siya yun eh. Siya talaga yun? Grabe, no? Pero hindi kaya sumama ang loob ng China dito sa pagbati kaya ni BBM. Yan nga ang tatanungin natin. Wala na ba yung One China Policy? Nag-post ng kanyang congratulatory message si PBBM sa social media X kagabi. Ayon sa Pangulo, maasa siya sa mas maigting na kolaborasyon ng dalawang bansa upang mapanatili ang mutual interest at kapayapaan tungo sa kaunlaran. Nagpahayag naman ang pasasalamat si President-elect Lai Ching-te kay PBBM at binanggit din ito ang labis na pagpapahalaga sa pagkakaibigan ng Taiwan at Pilipinas. Pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ang mga nawawalang folder ng ilang iniimbestigahan pulis sa Metro Manila. Pinasisilip din ang top cop sa mga regional unit ng PNP kung may nangyaring kaparehong insidente. Ikinaalarma po ng PNP Chief ang pagkawala ng mga folder sa NCRPO. Laman ang mga naresolve ang kaso ng ilang pulis pero hindi pa naipatutupad. Una nang sinabi ni NCRPO Chief Major General Melencio Nartates na kasama sa iniisi o sinisilip na anggulo sa insidente ang kutsabahan nako po ng ilang pulis. Nawala record. Mario. Dalawang bagay dati, ito. Dati yung ganyan na inuupuan para hindi gumalaw ang kaso. Ito talagang nawala na. Ito winala talaga. Oo. Yung iba winala na. Dalawang bagay ang kumbachero, yung isa iwinala dahil absuelto. Kawawa yung pulis. Matagal siyang hintay na hintay nung resulta nung nung pag-absuelto niya, magre-retiro na hindi niya makuha. Correct. Dahil iniwala nung mga kulokoy. Tapos sa isang banda naman, merong mga corrupt na pulis na talagang ina-absuelto. Mukhang mas malaki ang chance ang may kinalaman yung pangalawa. Ayun, nako, nananggo po. Ay, nako. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Uy, si dating Navy Chief Adeluis Bordado Combachero ay nagpapaabot din ng pagbati sa inyo ng happy, happy birthday. Thank you. Si General Ruben Theodore Sindak. Ayan, happy birthday din daw. At napakarami pang iba. Kajari Labasan, Kaso Jimenez. Uy, si Sosimo Gasmin Jr. Mata ni Angelita.
Yun daw ang kanyang sinusubaybayan noon sa DZRH. Mga mata ni Angelita. Mata ni Angelita. Oh, matindi ha. Kasi isipin mo, drama sa radyo, makikita mo. Oh, kaya nga. Noong araw. Oh. Eh, kinukwento ko nga eh. Pagkatapos ng Matudnila, mm-mm, ang kasunod na noon, wanted. Pamilya Banal. Yun. No, matindi. Eh, si Jen Subarjaga, ang sinusubaybayan din, naman din daw niya ay mata ng agila. Iba naman yun, Jen. Kumusta ka raw? Sabi ni Yusek Escolango. Eto. Sino ba yung ikinukwento mong ere Morley na nagtabi lang nung may mawalang miyembro ng kanilang pamilya? Iatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Aliño. Magandang morning, Morley! Happy birthday! Yes! Yes! Happy birthday! Thank you! Yes! Well, nakakaloka si Super Mega Kabali. Matagal nang hiwalay itong si Jano Gibbs at Bing Lloyd Saga. Maghiwalay sila pero nasa isang bahay sila pero friendship lang sila. Pero since mawala nga ang ama nitong si Jano na si Ronaldo Valdez. And speaking of Ronaldo Valdez, ay posibleng magdemanda nga ang pamilya nitong si Jano Gibbs matapos na maglabasan yung mga video kaugnay ng ginawang pagpapakatiwakal ng naturang veteranong aktor. Pero ang mga naglabas sa mga police data ay hindi kasali. Pero yung mga vloggers na patuloy na nagdidiin ng naturang usapin ay kakasuhan ng nasabing pamilya dahil karamihan daw sa mga inilabas na mga ito ay pawang fake news, gawagawang mga kuwento lang. Marami kasi ng mga balita nakasakit sa kanilang damdamin kaugnay ng pagpapakatiwakal nitong si Ronaldo Valdez. And dahil sa nagpakamatay nga itong si Ronaldo Valdez at nagbaril sa kanyang sarili sa kanilang bahay na kung saan kasama niya sa bahay na yon si Jano Gibbs, ay nagkatakutan na. Siyempre, natakot na ayun sila. Na nga. Oh. Kaya yung dating magkahiwalay sa higaan, ngayon, magkasiting na. Diba? Kaya posibleng magkabalikan na nga talaga ng tuloy-tuloy itong si Bing Lloyd Saga at si Jano Gibbs. Sabi nga ng mga tao, sabi nga ng mga netizens, may nagawa rin daw kahit paanong kabutihan yung nangyaring pagkawala ni Ronaldo Valdez dahil sa magkatabi na uli ngayon na magtulog ang dating mag-asawa. Yan. Yun. At teka, pahabol ko lang ha. Aalis nga pala itong sina Jano at Bing at ang kanilang pamilya sa dating tahanan na kung saan ay nangyari ang aksidente o ang pagpapatikwal dahil lagi daw nilang naaalaala roon ang naturang na mayapang aktor. Iyan ang ating DZRH Show Bisatas News. Ito po ang inyong RH47, Morley Aliño. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, Eric Balcos ng Pagkor. Bumabati rin sa iyo kung batsyero ng ay, happy birthday. Ito po sa mga nagme-message, pasensya na po kayo ha kung hindi namin masasagot lahat. Salamat po sa inyo. Thank you! Pangunahing palita sa sports. Kokoronahan sina tennis star Alex Ayala at volleyball ace Diana May Tots Carlos sa San Miguel Corporation Philippine Sports Writers Association Awards Night sa January 29. Kikilalanin ang 18 anyos na si Ayala bilang Miss Tennis matapos sikwatin ang dalawang korona sa ITF circuit at mapasama sa top 200 rankings sa buong mundo. Igagawad naman ang titulo ng Miss Volleyball sa 25 anyos na si Carlos kasapi ng Creamline na nagkampiyon sa Premier Volleyball League First All-Filipino Conference. Habang si World No. 2 pole vaulter EJ Obiana ay pararangalan bilang Athlete of the Year, Mr. Basketball si Junmar Fajardo at Miss Football si Sarina Bolden. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, maniniwala ka ba kung sasabihin sa iyo ng dentista na magsipilyo ka? Eh, maniniwala ako nun. Susunod ako nun. Magsipilyo ka para iwas demensya. Ah, ganun? Oh.
Ayon kay Cha Sean Lin. Sino? Cha Sean Lin. Oh, si Cha. Professor sa dentistry sa National Yang Ming Chow Chowtung University sa Taiwan. Iniugnay ang poor oral hygiene sa memory loss. Ganun? O cognitive abilities. Yun. Sa pag-aaral ng mga scientist sa National Institute on Aging, lumitaw na maaaring mag-travel sa bloodstream hanggang sa utak ang bacteria at inflammatory molecules na napuproduce ng gum disease. Nadiskubre rin na ang Porphyromonas gingivalis na dahilan ng gum disease ay pwede mag-produce ng plaques ng beta-amyloid protein, ang key characteristics ng Alzheimer's disease. Sa ibayong dagat, tinira ng ballistic missiles ng mga rebelding Houthi ang barko ng Amerika sa karagatan ng Yemen sa Gulf of Aden. Ayon sa U.S. Central Command, tinamaan po ng missiles ang Marshall Islands sa Flag Gibraltar Eagle pero wala namang nasaktan o namatay. Nagbabala si Houthi military spokesperson Haya Sari na patuloy nilang tatargetin ang lahat ng barko ng Amerika at Britanya. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 5 minuto na lang, alas 8 na. Ito pa, kumpatsyero, may mga pagbati pa rito sa iyo. Play VTR, please! Good afternoon, bossing. Enero na naman, 2024. At magbe-birthday ka na naman. Happy 49th birthday, bossing. Ang wish ko sa'yo, sana ganun ka pa rin, maunawain, mabait sa mga empleyado mo. I wish you well, ingatan mo ang kalusugan mo kasi we're not getting any younger. More power sa iyong mga businesses, sa iyong career, sa iyong pamilya. At sana mas lalo ka pang i-bless ng ating ama. At dalangin ko rin na sana lahat ng mga empleyado mo ay patuloy na sumuporta sa iyo. At maraming salamat din sa lahat ng suporta mo. Again, bossing, happy 49th birthday. Cheers. At pinaka, Boging Bossing! Happy, happy birthday! We love you! Happy birthday, Bossing! From Sayasin! Happy birthday, Bossing! From Kitchen Commissary! Happy birthday, Bossing! Happy birthday, Bossing! Yung guardian na mayaman na. Salamat. Salamat sa mga taga Katunyiks, yung una si GM namin yun. Si GM George Caparas. Thank you sa mga kapamilya natin sa Katunyiks. Yan. Okay. At dahil sa kami naman ang kakain. Aalis na kami rin. Kain na. Bye. Happy weekend.